Hello guys, magandang araw sa inyo. Welcome back to my channel. Ngayon guys, tuturo ko sa inyo kung paano mag-address ng parallel devices na may dip switch. Ito halimbawa lahat ito na devices natin. Sa smoke detector, manual pull point, bell, strobe light, lahat siya ay may dip switch. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag-address nyan. Dito na tayo, umpisa na natin guys. Halimbawa, ang device natin is number 1. Ito yung dip switch guys ha. 1 to 8 lagi yan. May makikita kayo nyan sa devices na sa likod ng device natin. Kagaya ng smoke detector, ito yung smoke detector natin. Yan ang itsura dyan. Tapos ito yung dip switch nya. Kagaya din ito sa manual call point natin. Yan ang itsura nya. Yan ang dip switch nya. Dito din sa bell. Yan din ang dip switch nya. Basta makikita yun lang yan guys. Lahat. Ganito lang yan. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano mag ano nito, address o mag-setting kung maka-encounter kayo na may device, parallel devices na may dip switch. Ito yung device natin kasi yung ano natin, yung parallel control panel, halimbawa ay addressable parallel control panel. Kailangan may numbering yan, 1, 2, 3, 4 hanggang ilan, hanggang 100 pwede yan, depende sa makakayanan ng panel natin. Yan. Pero sinurkat ko na lang ito dahil ginawa ko lang 8 kasi napakarami na hindi mag-ano sa drawing natin, sa diagram natin. Ito yung diagram natin, single line diagram na ito guys ha. Pero dito muna tayo sa devices na may dip switch. Okay, sa sinabi ko, may device tayo na may dip switch na ang mula sa 1 hanggang 8. Parang ganito lang yan guys, yung dip switch oh. Yan. Pero ito, selector switch ito ng sound ng strobe light natin. Yan. Ngayon, umpisa na natin. Halimbawa, nag-umpisa tayo guys sa device number 1. Ito yung dip switch natin. Nakababa lahat ito yung lahat na mula 1 mula 2 to 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakababa yan. Yung nakaangat lang is number 1. Pag device number 1. Pag device number 2 naman guys, nakababa yung ano natin, yung number nakababa yung number 2 natin, number 1. Nakaangat yung number 2 lang natin. Bali ito, nakababa ito yung number 1 natin, nakaangat ito yung number 2. Lahat ito 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nakababa lahat yan. Ito lang yung nakaangat natin. Kagaya nito, yan, nakababa yung lahat ito, yung 1, 3, 4, nakababa, pero kulang tayo sa switch. Kaya dito ko yun ano, yung nakataas lang dito is number 2, pag device number 2. Pag device number 3 naman guys, pag device number 3, nakaangat yung 1 and 2 natin, pag device number 3. Yung dip switch natin na number 2, nakaangat yung 1 and 2. Kagaya nito. Iangat natin yung 1 and 2. Yan. 1 and 2. Nakaangat dito yung 1 and 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakababa lahat. Bali ang nakaangat lang ang number 1 and 2. Pag device, number 3 tayo. Pag device number 4 naman, itong device number 4 natin, yan, ang nakaangat lang is device number 3. Iangat mo to yung number 3 na switch. 1, 2 4, 5, 6, 7, 8, nakababa. Kagaya nito, may dip switch dito na number 3, may switch. Itaas nyo ito,
Tapos naka baba lahat 'yan. Ayun. Nakababa lahat 'yan. Yung number 3 lang ang nakataas. Tapos ito number 3 lang ang nakataas. 1 2 4 5 6 7 8 nakababa lahat 'yan, guys. Ganun lang 'yan, guys. Number 5 naman tayo pag number 5 device ito. Pag number 5 device tayo is 1 and 3. 1 and 3 na naman yung nakataas. Para hindi kayo malito sa nakataas lang tayo lagi. 1, ito 1. Tinaas ko yun ng 3. Bale, dito tayo. Nakataas yung 1 and 3. Ito nakataas, 1 and 3, naka-on. Bale, yung nakababa naman, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Yan ang nakababa na switch natin. Ang nakataas lang natin na naka-on, 1 and 3 lang pag device number 5 tayo. Pero kung gusto nyo malaman, guys, meron ako ditong ang address na ano, mag-ano lang kayo sa akin, maglagay doon sa comment section kung sinong gusto matuto kagaya nito. Ayan, may sinusundan ako rito. Ayan, addressable for addressable devices. Ito yung ginagamit ko na pang-address. Ayan, kagaya nito, ito yung device number natin. Ito device detector number. Halimbawa detector number 6 ito. Sabi dito na detector number 6 ang iangat mo 2 and 3. Ito kagaya dito, may dip switch tayo na 2 and 3 na dip switch. Iangat naman natin yung 2 and 3. Tingnan nyo, nakaangat yung 2 and 3. Ang lahat na yan, 2 and 3 lang nakaangat. Nakababa lahat yan pag device number 6 tayo. 2 and 3 yan, oh. Ito ang device number 6, guys, oh. Detector number 6, 2 and 3 yan nakaangat. 2 and 3. Kaya pag dito iangat nyo ito, on ang 2 at saka 3. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Nakababa lahat yan, guys. Ganun lang yung pag-address, guys. Madali lang. Kung gusto nyo humingi sa akin ng ano, ng paano mag-ano dito yung sa address, ilagay nyo lang yung Gmail account nyo. Isisend ko sa inyo para may reference kayo. Kung sakaling maka trabaho kayo ng may ano, yung may devices na may dip switch, madali lang yan, guys. Susundan nyo lang. Dalawa yung isi-send ko sa inyo, mayroon pang isang ganito bukod pa dito. Ngayon, guys, ganun din yung ginagawa lahat dito, guys. O mapa bell, mapa strobe light, basta lahat na may dip switch yan. Walang pagkaiba kung anong in-address nyo rito sa smoke detector at saka manual call point. Ganun din yung isi-setting nyo rito sa bell at saka strobe light. Walang pagkakaiba yan. Ganun lang yan. O halimbawa sa ano naman tayo, sa device number 7. Sa device number 7 dito, sabi dito, ipakita ko sa inyo. Ayan, device number 7, detector number 7 ito. Ayan, detector number 7. Sabi rito, yung iangat natin is 1, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3 naman. Ayan, o. Device number 7. 1, 2, 3. Ayan, tingnan nyo, guys, ha. 1, 2, 3, ayan, o. 1, 2, 3. Ito yung dip switch natin. Kaya yung iangat natin, 1, 2, 3, on. Nakababa pa rin ito, yung 4, 5, 6, 7, 8. Ganyan lang yan, guys. Madali lang. Ito, ganyan ito, dip switch na ito. Sabi nito, 1, 2, 3. Ibig sabihin, hanggang 4, nakababa na yung 4 natin.
Pag may karugtong pa ito, 5, 6, 7, 8, nakababa lahat yan. Yung 1, 2, 3, naka-angat, naka-on. Ganun lang yan, guys. Ganun din yung pag ano nyo dito, kung anong ginagawa nyo sa smoke detector o sa manual call point na may dip switch. Ganun din yung gagawin nyo rito sa bell at saka strobe light. Yung pag-sitting. Kaya importante yung mayroon kayong ganito, guys. Yung kagaya nito. Yung sa hawak ko. Kasi pag gumagawa kayo yan, kailangan dito kayo magbabase. Yan sa ano nito. Sa settings nito. Kung paano ba mag-setting ng may dip switch. Ganun nyo lang kadali, guys. Sana may natutunan kayo. Tsaka kung gusto mo kayo magtanong, magtanong lang kayo, guys, hanggang sa makayanan ko, sasagutin ko. Ito yung ano natin. Addressable ito. Yung parallel panel natin. Parallel control panel natin. Addressable ito. Nakaring circuit. Single line diagram lang ginawa ko. Para mabilis. Tapos ito sa knock. Yung bill at saka strobe light natin, knock siya or alarm. Notification appliance circuit. Yung smoke detector natin at saka MCP is ID net or detection. Yun ang mga tawag dyan, guys. Sa pagdating sa parallel control system natin. Sana may natutunan kayo, guys, sa video kong ito. Kung sakaling gusto kayong humingi ng ano nito, mag ano lang kayo sa comment section, mag ano lang kayo, maglagay lang kayo ng email ad nyo para may send ko sa inyo, para makatulong din ako sa mga baguhan na kagaya nyo. Sana, guys, nakatulong ako, ha. Ito lang, dip switch ang tawag nito. 1 hanggang 1 to 8 ito yung dip switch natin. Sige, guys, salamat sa panonood. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroroon. Hanggang sa muli. Paalam. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know.